Great life mindset mga ka-PC. So update ko lang po kayo sa ating mulberry. Sa aking previous video, pinakita ko po sa inyo kung paano magtanim ng mulberry, kung paano po pabungahin ang mulberry. So ngayon naman po, ipapakita ko na po sa inyo yung mga tumubo ng mulberry. So ito naman po yung anga na puro natin or yung mga pinutol natin sanga na atin pong itinanim. So ganito na po siya kalaki. So madali lang pong patubuin ang mulberry, no? Yung sanga lang po niyan puputulin po ninyo and then itatasak nyo lang po sa inyong taniman. So dito po, ayan, meron na po siyang bunga. Ayan, nakikita nyo, so mga ilang araw na lang po, mahihinog na yan. May mga hinog na rin po pala. Ito po pa pwede na siyang kainin. Ayan, kuha po tayo isa. Ayan. Ayan, medyo kumatas na sa aking kamay. Ayan. So, ang lasa po nito, matamis po. No? Na medyo may konting maasim. Pero, yung kulay violet niyan, yun po yung pinakamatamis. So, ayan po yung update natin sa ating mulberry. Napakadali po niyang patubuin. So, ang kailangan nyo lang po, kahit meron kayong paso, pwede, no? Kung may bakura naman kayong malaki, pwede rin. Ayan. And then, napakasustansya ng mulberry. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan po natin palakasin ng ating resistensya. Ayan, yung isang mulberry po na kinuha ko, o patay isa. Ayan. Yung isang ganito po, ayan, maganda siyang source ng vitamin C and other vitamins and minerals na po pwedeng makatulong para mapataas ang resistensya ng katawan natin laban sa mga sakit. Ayan, mas maganda po makapagtanim kayo nito kahit sa bakuran nyo lang. Napakasimple lang pong patubuin ito, napakadaling patubuin. Kahit sa paso po pwede, no? So, depende po sa inyo kung papalakihin nyo po siya or gawin yung bonsai or gawin nyo pong yung kayang maabot lang, no? So, pwede nyo pong gawin yon. Yan, tikman po natin to. Yan, medyo maasim na medyo matamis. Yan. So, ito po yung update natin sa mulberry. Update ko pa kayo sa mga susunod, no? Lalo na kapag season na talaga niya. Na maraming bunga. Yun po. So, ayan po ang ating mulberry. So, ito po yung mother tree. So, ito po siya. So, ganyan na po siya katangkad, no? So, kung makikita nyo po, ito po yung mother tree ni mulberry. Ayan. Medyo mataba na po yung puno niya. Ayan. So kung makikita nyo po, 6 feet po siya ang taas po niya nung atin po siyang na-prune o binawasan ng mga sanga. Ayan. Binabawasan po natin ang sanga, ang mulberry, para pabungahin ito. And pakita ko po ulit sa inyo kung paano pabungahin ang mulberry. So example po, ito po yung usbong niya. Ang gagawin po natin, puputulin po natin yung dulo. Pag pinutol po natin yung dulo, dyan na po lalabas yung kanyang mga bunga, no, kagaya po nito. Ayan. So pinutol po natin yung dulo. Ayan po. Okay. And then ito pa po. Ayan. Ito naman po yung hinog na mulberry. Ito po, ayan. Ito medyo pa pwede na to. Pag red pa, medyo maasim siya. Then pag medyo purple na siya, yun, matamis na po yun. Ayan. So ito pa.
Yan. Yung mga dahon ng mulberries, pwede rin siyang gawing tea. Yan. So, maglalaga lang tayo ng dahon ng mulberry. Yan, mga 5 dahon na magulang. Yan, pwede na pong gawing tea. Pinaniniwalaan na ang pag-inom ng nilagang dahon or mulberry tea ay nakakatulong para pababain ang blood sugar sa ating katawan. And then meron siyang anti-inflammatory compounds and meron din siyang flavonoids, antioxidants. So kaya niyang i-detoxify ang ating katawan. And then other benefits ng mulberry, anti-cancer effect, yan liver health, weight loss, consistent skin tone. O diba, biruin mo, marami pala tayong makukuhang benepisyo sa mulberry.